Tulad niya, meron daw pinangalanan. Napakakandidatuhin yata, pinofloat o pinalulutang na yung mga pangalan ng patatakbuhin nilang senador sa susunod na eleksyon. Wala naman interesado dyan, sino boboto sa mga yan? Di yung mga baliw. Parehistro nyo yung mga nasa mental, payagan ninyong bumoto. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bueno, eto nga ho, isa-isahin natin. Best, brightest for 2022. Ha? Mga matatalino raw eh. Ha? Duterte name drops 9 cabinet secretaries as senatorial bets. Ewan natin kung sinabing mga senador ito, ha? O kung sinabi ito ni Presidente Digongyo. Masyado raw hanga. si Presidente Digongyo sa performance ng kanyang cabinet secretaries. Mga kaibigan, ano? Humanga? Ha? Siyempre, hangal lang ang hahanga sa mga cabinet member mo na ngayon lang ako nakakita ilang administrasyon na akong tao. Ha? Tao na ako, ilang administrasyon. Simulan na lang natin kay Marcos. Lalo sa panahon ni Marcos, mga kaibigan. Sumunod, Cory. Di ba? Dalawa na. Sumunod, Plunderer. Ha? Si Ramos pala. Pagkatapos, Plunderer. Si Pinoy. Pagkatapos, ito. Gloria Macapagal pala. Pinoy. Tapos, pampito na. Ang inabot kong may isip na tayo, ha? Na naging presidente sa Pilipinas. Ikumpara natin itong mga ito. Ayun ho, dito sa lumutang na balitang ito, ito raw anim, ilan ba yon? Anim o siyam? Siyam. Kasi yung siyam, pag binaligtad mo, anim eh. Palusot pa eh, no? Yan daw ay mga gusto niyang patakbuhin na senador sa 2022. Bantayan ninyo. Ito, katulad nito, pinalulutang pangalan ng mga kandidato. Ito kung sakaling matutuloy ang eleksyon. Di ba? At alam natin na itong mga binabanggit na pangalan dito, puro perwisyo ito. Ito yung mga gumawa ng perwisyo. Katulong niyang gumawa ng pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino, patatakbuhin niya. At ang tawag niya dyan, the best and the brightest. Yan. Iyan naman, magiging totoong best and the brightest yan kung puro baliw, ha, ang mamamayang Pilipino. Kandidato sa mental hospital lahat. Pero hindi. Alam nating hindi. Marami ngayon bobo. Pero yung baliw, hindi po, kukunti lang siguro yun. Ngayon, ito. Sinasabi ho, itong siyam na cabinet secretaries ay potential na senatorial candidates sa February 3, sa susunod na eleksyon. At ito'y binanggit sa cabinet meeting kamakailan at rest kahapon ito, di ba? Ngayon, ang mga binabanggit na pangalan, Public Works and Highway Robbery Secretary Mark Villar. Brightest ba yan? The best and the brightest? Mga kaibigan, Trade Secretary Ramon Lopez. Bright ba yan? Alam nating hindi. Ito'y mga menes, salot, mga kaibigan. Para tayong nag-aalaga ng mga inutil. Inutil na, nagpapahirap pa.
Yun ang inalagaan natin. Tandaan ninyo ha. Itong mga appointees, katulad nito, mga ito, yung mga yan, bakit sila na-appoint? Dahil sa kapangyarihang taglay ng Pangulo ng Pilipinas na mag-appoint, di ba? At yung kapangyarihan na makapagtalaga o makapag-appoint, yun ay galing sa mamamayan yun. Kaya dapat sinisiguro yung kapangyarihan yun ibinigay ng mamamayan sa presidente. Hindi para abusuhin. Hindi para lapastanganin. Hindi para gahasain ang kapangyarihan. Dapat may kahihiyan. Alam na dapat ng presidente na yung power niya para makapagtalaga, hindi yun likas. Hindi niya karapatang sarili yun. Kung hindi yun, ay ipinagkakatiwala ng taong bayan sa kanya dahil siya ang inihalal na presidente. Oh, ngayon, dapat accountable siya sa kanyang mga appointees. Pag yung mga yan, hinduropot lang pala yan, wala palang silbi yan, yan pala'y mga midyoker, mga kaibigan, ha, na nagpapanggap na may nalalaman na wala naman. Oh, mga kaibigan, dapat may kahihiyan ang presidente kung kanyang kung yung accountability niya sa taong bayan ay pinapahalagahan. Doon mo makikita ang hindi. Diba? Lahat yan, may tama yan eh. Oh, mga kaibigan, tingnan ninyo. Si Tugate, naku po. Senador. Sipin nyo, magiging senador pangalan. Bilyar. Magnanay. Ha? Magiging magsasama sa Senado. Tapos, Ramon Lopez. Na yung presyo ng bilihin, hindi mapababa. Ha? Hindi masabi, ano, dahilan? Oh, si Transportation Secretary Tugade, si LTO. Ha? Lahat ng pagkakapirahan, inimbento. Oh, Health Secretary Francisco Duque. Naku po, 15 billion, PhilHealth. Ha? Eh, Cabinet Secretary Carlo Nograles. Ano? Sino yung kupal na yan? Ha? Chief Presidential Legal Counsel Salvador Patalo. Mga kaibigan. Ha? Mukha pa lang yan ang askad na eh. Di ba? Oh. Wala yan eh. Lahat ng hinawakang kaso niya nung practicing lawyer yan eh. Talo lahat eh. Nakulong pa yung ano eh. Nabilanggo ng habang buhay, di ba, si Sanchez? Oh, kliyente niya yun. Lahat ng kriminal, sila mga kwan eh, abogado eh. Oh, si Harry Roque, naku po, yan, the best and the brightest. Sabi ko nga sa inyo, kailangan mabasa natin talaga yung pinadala sa atin na kaibahan ng intelligence at saka ng wisdom. Laki ng pagkakaiba nun. Alam nyo yung intelligence, sa bata yan eh. Para sa akin eh. Makikita mo yan sa mga bata. Pero yung wisdom. Ano ba yung wisdom? Halimbawa, ito ha. Magulang mo, may magulang ka. Ang magulang mo hindi nakapag-aral. Gaano? Kumpara sa'yo na anak, di ba? Maaring ikaw ay naging valediktoryan ka sa eskwela, cum laude, ha? Nagtamo ka ng mga karangalan sa pag-aaral mo. Tinuturing kang matalino, di ba? Intelligent ka. Pero, yung wisdom, wala sa'yo. Katulad nila.
Pagpalagay mo na, matalino ito. Ha? Sa pamantayan ng mga bopol, gawin natin silang matalino. Diba? Kahit hindi totoo. Pagpapalagay lang natin. Baliwala yan eh. Tinan mo yung magulang mo. Ha? Kahit hindi nag-aral, pinalaki ka, pinag-aral ka, naging matalino ka. Pero, saan mo makukuha yung wisdom? Sa magulang mo. Di ba? Walang tinurong masama yung magulang mo. Yung matinong magulang ang pinag-uusapan natin. Di ba? Hindi matalino yung magulang mo. Wala nga natapos eh. Pero yung wisdom. Madalas ako may kausap. Nagpapalitan kami. Tuwan-tuwa ako pagka nagte-text sa akin yun o nakakausap ko si Ang Bilao ng New York. Taga Bulacan yan eh. Ang gaganda ng kanyang mga natatandaang pangaral ng kanyang magulang nung siya'y maliit pa. Hanggang ngayon, hindi niya nalilimutan. Naikukumpara niya minsan sa mga sinasabi natin. At pagka naalala niya, minarinig niya sa atin, bigla niya maalala kung ano yung pangaral sa kanya ng tatay niya. Yun yung wisdom. May sasabihin sa iyo ang magulang mo, oh, huwag kang makikibarkada sa masama. Wisdom yun. Yun ang tunay na karunungan. Yung wisdom nakabatay sa mga kautusan ng Diyos. Yun ang wisdom. Ha? Mga kaibigan. Kumbaga, ang sinasabi lang sa iyo na magulang mo, mechanics. Yung implementing rules and regulation ng mga batas ng Diyos. Yun ang wisdom. Pero kung saan-saan mo lang inugot yung karunungan na yan, eh hindi wisdom yan. Halimbawa, yung mga kinikilala, nirerespeto ng kasaysayan ng mga tao, katulad ni Jose Rizal. Si Jose Rizal, bata, di ba? Pero lintik ang wisdom ni Dr. Jose Rizal ng ating mga bayani. O kahit mandirigma si Bonifacio, may mahuhugot kang karunungan na kung tawagin ay wisdom. Lalo si Dr. Jose Rizal, di ba? Yung ang hindi lumingon ha, sa pinanggalingan, hindi makararating sa kanyang paroroonan. Wisdom yun eh, mga kaibigan eh. Hindi yung karaniwang karunungan lang na alam na hinahangaan ng tao. Huwag kayo masyadong ahanga, di ba? Sa mga magagaling magsalita. Oh, lalo na nakapwesto sa gobyerno. Wala nang intelligence, wala pang wisdom. Mga kaibigan, ang pinaka magandang kayamanan ay yung magkaroon ka ng wisdom. Hindi ko mo, hindi ka nag-aral, wala ka niyan. Meron yan. Yung wisdom. Yan ang mas importante kesa sa kung tawagin ay intelligence. Tingnan niyo ito. Kung ikaw ay meron kang karunungan na hindi yung katulad, yung wisdom na tinatawag, alam mo yung wisdom, ha? Diba, yung mga sinabi ni Dr. Jose Rizal, diba? Ano yun? Ang hindi magmahal sa sariling wika, higit pa ang amoy sa malansang isda. Wisdom yun, mga kaibigan. Hindi yun karaniwang karunungan lang. Oh, eh sino meron yan dito? Sana isa man lang na meron tayong nakita sa kanila, sa ginawa nila. Hindi mo lang naman maririnig yung wisdom eh. Kailangan makikita mong ginagawa yun. Di ba? May kasabihan pa nga, walk the talk. Gawin mo yung sinasabi mo. Oh, yun ang wisdom. Pero, sinasabi mo lang yan, di mo naman ginagawa. Wala man tayo nakikita. Eh, wala yun. Intelligence yun, intelligent yung tao
Ah, sa panloloko, mga kaibigan. Intelligent ka sa panloloko. Yun ang ibig sabihin po noon. Ngayon, sino pa raw ang binabanggit? Si Silvestre Bello III. Mga kaibigan, di ba ano ito? Nakakahiya. Pansinin ninyo ha, walang pumupuri sa kanila eh. Di ba? Wala akong nakitang pumuri dyan eh. Sila-sila na nga, nagbabanatan eh. Ano sabi ni Luxin dyan kay Roque? Kanga makialam, di ba? Sa hindi mo teritoryo. Eh lahat eh, nakikialam siya eh. May issue sa ganun. Magsasalita na siya, akala mo, ididepensa niya yung isang ahensya, akala mo siya spokesman nun. Sira na ulo nito eh, si Roque. Ano ito? Pinasok ng vulcanizing ang utak niyan, mga kaibigan. Ano ka, spokesman of the Philippines? Presidential spokesman ka lang, ungas. Ha? Hindi ka spokesman of the Philippines. At yung kung ano yung presidente, nagre-reflect sa'yo yun. Kung ganyang klase pagkatao mo, eh alam na. Hindi ba? Eh kung yung sinasabi mo, yun yung gustong sabihin ng presidente, eh di magkapareho lang kayo. Di ba? Oh. Ngayon, sino pa? Carlito Galvez? Uy, itong mga ito, may tama lahat ng corruption nito eh. Di ba? Oh. Ngayon, puro self-serving, nakakahiya. Alam mo, hindi mo pwedeng purihin yung sarili mo eh. Kahit pa walang pumupuri sa'yo eh. Sarili mong bangko lang yung binubuhat mo eh. Di ba? Alam mo, yung mga ganyang katangian, ang dapat magsabi niyan, ibang tao. Di ba? Oh, hindi pwedeng ikaw. Lalo na, kumukonsinti ka ng mga manduruga sa gobyerno, di ba? May mga sabit na't lahat eh, wala pang kasalanan, absuelto. Mga kaibigan, hindi pa nauumpisa ni hindi pa, hindi yata nag-ano eh, ni hindi pa ho nakakasuhan, absuelto na eh. Oh, ngayon, hamanda kayo. Kasi po ay, ano yan, ano tawag dito? Hindi natin nasisiguro kung ano, kung alin sa mga options nila ang para masiguro ang proteksyon na hindi mapanagot sa kanilang accountability. Pananagutang sa batas, paglabag sa batas, at kung ano-ano pa, mga kaibigan. Lahat yan gagawin nila. Yan ang pinagkakabalahan. Tignan ninyo ngayon, hindi pa nga, ano eh. Ang pinakamaganda ho na gagawin nito ng publiko, at ito, para sa media na rin. Pinakamabisang paraan dito, alam nyo ko, ano? Kasi wala tayo magawa eh. Diba? Wala tayo magawa. Paano natin, pag halimbawa narinig nyo yan, may kakandidato, yung iba nagpapanik eh. Diba? Parang sila, nagpapanik sila kasi ang nanganganib doon yung inihahanda nilang kaligtasan eh. Pagkatapos ng kanyang termino eh. Diba? Oh, nagiging threat yun yung sino mang karapat-dapat na manungkulan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kaya kanina nakita ninyo habang tumutugtog yung Perlas ng Silangan, meron tayong inilagay doon na nais nating
bilang pakikiisa para makita rin ng mga ni Justice Carpio ng mga katulad niya na may mga Pilipino na sumusuporta sa kanila at kumikilala sa kanilang nagawa at ginagawa ngayon. Kahit wala na sila sa gobyerno, kaisa nila tayo. Hindi man nila tayo nakakaharap, ayan, katulad niyan, sumama tayo sa ganyang klase ng simulain. Kaya, inilagay ko rin kanina, Pilipinas para sa Pilipino movement. Kilusan ng Pilipino para sa Pilipinas. Di ba masama? Kilusan lang ho yan eh. Pero yan eh, makakatulong para yung mga nagmamalasakit sa ating bansa. Kung hindi na tayo, hindi natin pwedeng iasa lang ito sa mga nasa gobyerno, lalo na kung ang gobyerno, iniiwasan nila yan. Meron silang iba na mas importante sa kanila, wala silang pakialam kahit sakupin tayo ng China. Wala yan eh. Eh tayo, papano? Tayong mga hindi pumapayag. Ha? Na basta na lang ganyan. Sabi ko nga, ang tangi nating pwedeng yung bilang token sa pagmamalasakit ng mga bansa sa ating mga Pilipino at sa teritoryo natin, kaya sila nandyan sa West Philippine Sea, tulad ng Amerika, ng United Nations at mga bansa na kumikilala sa arbitral ruling sa interest ng Pilipinas. Ang tanging natin magagawa yung gumawa tayo ng paraan, tulad niyan, na ipakita natin na hindi tayo kasali. Magpahatid tayo ng malakas na mensahe sa mga bansang yan na wala tayong kinalaman sa pakikipag lips to lips ng mga tuta, nagpapatuta sa administrasyon natin, nagpapatuta sa China. At ipinipikit ang mata, isinasara ang tenga sa ginagawang pag-abuso sa panlulupig ng bansang China sa ating bansa. Mabuti pa yung mga ibang bansa, pinagtatanggol tayo. Ipaalam natin sa kanila, di ba, na hindi tayo kasali doon. Tutol nga tayong mga mamamayan sa ginagawa ng ating mga nasa gobyerno ngayon. Kahit na ng Armed Forces of the Philippines. Na hindi nahihiyang magtakip ng kanilang mata at ng kanilang tenga. Mga kaibigan. Kumbaga parang daigpang prostitute Ito, hindi pa nababayaran, nakabukaka na Di ba, pinapasok na kagad yung telco ng ng China sa mga kampo ng Armed Forces of the Philippines. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumala!
Banelo! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pa iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buhay?